Yun, so magandang hapon. Mamaya babalikan pala natin yung ano, Grand Starex. So tumawag na ano, ipapa-change oil na rin saka palit ng mga filters. So ang gagawin natin is parang PMS na rin 'yon. So kanina ang tinanggal natin is yung clutch operating lang imbis na yung clutch master yung pinapapalitan. So wala kasi ako nakitang problema doon sa clutch master. Ang nakita ko may problema yung clutch operating. Kaya yun yung tinanggal ko. So nakabili na. Yun yung ikakabit natin mamaya. Plus, change oil na rin. Palit, air filter, tsaka cabin filter. So, yun ang gagawin natin. Okay? So, balik lang tayo dun sa kabilang garahe kasi nandun yun sa kabila. Pinakiusap lang sa atin yun ang gawin. Okay? So, mamaya, babalik tayo. And, tingnan na lang natin yung mga parts na nabili niya. Okay? Bago natin ikabit. So gagawin natin ito na yung ano pamalit natin na clutch. So nakalagay dito yan, Hyundai tsaka Kia genuine na parts. So hindi ko lang kung magkano to. So wala tayong price yan, so ikakabit na lang natin. So ito yung tinanggal natin kanina yun sa previous upload ko, ito yun tinanggal. Then ang sabi ano na rin, change oil plus palit ng ano air filter tsaka cabin filter tapos brake fluid, oil filter, diesel engine oil, Castrol 15W40. So yan na. Okay, so change oil yan. Dala na lahat. So nandito yung ano, nandito yung kanyang air filter. So ang linis. Napakalinis. So ayan, so basic lang naman yan. So madali natin gawin to. Okay, so umpisa natin dito sa air filter. Okay, so iangat lang natin yung ganyan. Tapos pasok na natin dyan sa loob. So tanggalin muna natin. Ito yung kanyang air filter. Okay, kapit na natin. So yan, isalpak na natin. So tinanggal natin yung clamp dito para hindi masira yung hose ng galing air cleaner pamuntang turbo. Simalin yan pag napunit natin yan, no? So yan, nakatanggal sa yung clamp tapos pinasok ko na. Okay, so ibabalik ko lang. So nakabit na natin. So next na ikabit natin is yung cabin filter. Ito cabin filter. Ikabit natin. So napakadali lang naman ito. Baka bilis lang ikabit yan. Yan. So papasok mo lang. Papasok mo lang ng pag-anon. Yan. Ganyan mo dyan. Tapos i-slide mo ng pakanan, slide. Yan, slide na siya. Ganun lang. Tapos itong isa, itutusok mo lang din, ganun. Tapos na. Ganun lang, paglagay ng cabin filter. Tapos lagyan na natin yung takip. Di ba? Ito yung lock niya. Tutulak lang natin ganun, tapos ikot. Lock na. Diba? Dali lang. Tapos ito, ibabalik lang natin. Itong kanyang glove compartment. Ito naman is slide. Slide lang yung lock na ito. Okay? Hindi pwede yung isang kamay. Kailangan dalawa. Yan, so ipasok na. Ang gagawin lang is i-slide mo lang ganun, i-lock po. Pabant ito. Ayan, ito yung ilaw. Ayan, ito ipapasok nyo sa loob.
Magabante ganun. Pasok. Tapos slide, lock na. Lock na siya. Ganun lang. 'Di ba? Simple simple. So, itong sa ano ba 'to? Charger siguro 'to. Dito nila pinadaan sa likod. So, balik lang din natin diyan kasi diyan talaga 'yung nakadaan. Pumasok. Yun. Lalaglag lang natin yan. So, grabe yung ano nito. Grabe maglinis. So, ito na yun. Yan yung mga gamit niya. Balik lang natin dyan. Balik. Diba? Balik lang natin. Diba? Na. Oh, naisara na. So, ito yung cabin filter. Okay. Oh, next natin is mag-drain na tayo ng oil bago tayo magpalit ng clutch. Habang binababa yung, kinakabit yung clutch na operating, tumutulo na yung ating engine oil. Okay. Change oil. So, on drain plug niya is 17mm. So, tatanggalin na natin. Okay. So, yan. Tumutulo na yung kanyang engine oil. Tapos, buksan lang natin dun sa itaas. Buksan yung cover para tuloy-tuloy yung kanyang oil. Ayan. Ganyan lang, bukas. Bukas na yan. Diba? So, habang nagdi-drain yan, kakabit na natin yung clutch operating doon. Diba? So, ganoon lang kabilis to. Ayan. So, tuloy-tuloy sa talim. Diba? Dali lang to. Unahin natin yung kanyang ano tornilyo na dalawang 14mm. So ito tornilyo muna natin siya doon sa taas, di ba? Ayun oh, so blurred na yung cellphone ko. Okay, ito tornilyo ko muna. So yun na, nakabit na. So dalira kayo, basic basic na siya. So ang dilim kasi pag walang ilaw eh. Tapos ayaw naman magaliwanag, ano, blurred yung ating kuha. So nakakabit na itong ano, ito yung kanyang flexible hose. Pero hindi ko muna higpitan kasi magsasalin pa ako ng fluid doon. Then i-drain ko na din pala yung lumang brake fluid doon sa kanyang reservoir. Sasahurin na lang natin ang ibang lagayan, no? So ito mahigpit na, yung dalawang 14 na nakatornilyo. Yan, mahigpit na yan. Ito na lang ang maluwag. Kasi patutuluin muna natin siya mamaya bago natin ano isalado ng todo, no, para lumabas yung kanyang mga hangin na natatrap. So kamay lang muna, although meron naman yung bleeder pero mas gusto ko dito. Tapos kapag malakas na dito, dito na tayo mag bleed mamaya. Okay, so doon muna sa itas na muna i-ano na natin yung brake fluid, i-drain. Okay. Oops, ayun na. Naka-drain na. Kunti na lang laman. Dinrain na natin. Sinawad natin dito. Di ba? Ganun lang. So, ganun lang kabilis pag-drain. Sasawarin natin dito pa lang para hindi na siya pumasok dun sa clutch master. Ayan. So, mamaya pag ganun natin, pag lagay, hindi man natin ikaklam to ang hose doon sa kanyang clutch master, no? Patuloyin muna natin bago natin ipasok ng tubo doon para merong pundo yun, di ba? So ganun lang yung technique, lalo na kung mahaba yung mga ganitong hose tapos pinasok mo agad bago ka nagsalin dito sa kanyang reservoir, ang tagal doon, tagal mo may bleed. So yung technique doon is palalabasin muna sa dulo nito bago ipasok doon, di ba? So ganun lang. Okay, drain ko muna. Yeah. So, patuloyin na natin. Ayan. Nilugan ko na. Para may tumulo dyan, di ba? Okay. So, kita niyo, wala pang tumulo. Di ba? Tagal lumabas. Wala pa din.
Okay, so umulit natin. Tapos bleedan natin dun sa itaas. Tignan natin kung bakit walang lumabas. So dapat mirror na yan. Okay, tayo. Yan, so mirror na. Yan. Lugan natin. Yan, tuloy-tuloy na. Diba? Tapos sarado natin. Kasi ginagawa ko kapag solo lang ako, wala tayong kasamang mag-bleed. Tsaka natin buksan dito. Okay. Saan na ba yung jizz? Wala na yung 10mm. Natin yung mga na-trap dyan. Ayun o. Narinig yung singaw niya. Wala agad-agad lumabas. Di ba? So yun, wala pang lumabas. Kailangan na rin naman tapakan yun sa itaas. Yan, meron na. May lumabas na. Barana natin. Ibig sabihin, meron na yan. Di ba? Simple lang. Ayun na lang gagawin natin. Pagka solo tayo. Pagka natin mamaya, meron na yan. Di ba? Dito tayo. Natin kung meron. Oh, meron na. Taas na. Di, wala. Natapos na, di ba? Pinasingaw lang natin. Okay, so ngayon, ibalik na natin din plug ng oil para masalina na natin ang engine oil. Yun. So, natin si ulan natin. Ayan yung kanyang oil. Kanyang filter. No? So, 7 liters yung nilagay natin. And dito sa kanyang gauge dipstick. Ayan, tama lang. Okay.